sa ating dagat, sa ating lupa, at sa ating himpapawid. Nandito ngayon para sa balikatan exercises ang mahigit 4,000 tropang Amerikano. Nandito sila para sa isa sa pinakamalaking war game sa pagitan ng US at Pilipinas. Kalahok rin sa balikatan ng iba pang mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Sinalubong ang balikatan ng mainit at porsigidong protesta mula sa mga grupong makabayan at progresibo. Marapat daw natutulan ng presensyang militar ng US sa ating bansa. Anila, ang balikatan ay dinaraos dahil Asia-Pasipiko ang kasalukuyang sentro ng military defense strategy ng Estados Unidos. Nais ng gobyerno ng US na palawakin ng impluwensya nito sa politika at ekonomiya ng buong rehiyon. Para magawa ito, kailangan ng US ang kooperasyon ng Pilipinas. Kailangan ng US ang maaasahang pagsunod ng gobyerno Aquino sa mga dikta at interes nito. Hindi naman binigo ni Aquino ang pandaigdigang imperyo. Kaya paano masasabing seryoso ang gobyerno Aquino sa pagdedepensa sa ating soberanya? Matapang itong magsalita hinggil sa usapin ng soberanya sa isyu ng territorial dispute sa China. Ngunit tatakbo naman ito sa Estados Unidos at ibubuyangyang ang ating bansa sa libu-libong tropang kano. Hahayaan naman itong maipit ang Pilipinas sa bangayan ng dalawang imperialistang bansa sa pamamagitan ng pagpapakatuta sa isa. Ang pagdepensa sa ating teritoryo at soberanya ay nag-uumpisa sa independyenteng polisiyang panlabas na malaya sa dikta ng anumang bansa. Mga kababayan, patriotikong tungkulin natin, na palayasin ang lahat ng dayuhang tropa sa ating bansa. Alinsunod sa ginawa natin sa mga digmang pagpapalaya ng Pilipinas, sa ginawa ng iba't ibang mamamayan sa mundo para palayasin ang mga dayuhang tropa sa kanilang larangan. Nag-uumpisa ito sa pagtindig sa ating sariling mga paa at sa paghulagpos mula sa lumang mga tanikala. Kung seryoso ang gobyernong Aquino sa pagdedepensa na ating soberanya, hindi dapat gamitin ang sigalot sa China para bigyang katwiran ang panghihimasok ng US sa bansa na magdadala sa atin sa higit pang kapahamakan. Ang kumawala sa kontrol ng US ang unang seryosong hakbang tungong soberanya. Kaya't hanggat pinapayagan ng gobyernong Aquino na paigtingin ang presensya ng mga tropang kano, tila isang malaking biro lamang ang soberanyang siyang buhang bibig ng Pangulo.